Ganda ng view. Hindi masyadong mainit ngayon. Tapos, ito na yung breakfast natin. Plated siya, walang buffet. Tapa and... Ah, tapsilog ang ano ngayon, sineserve. Napunta na tayo sa Baywalk, Crocodile Farm, mga Baker's Hill, ganyan. City tour lang. Suot ko na yung bigay ni Mama sa akin. Let's go! Yun, may nagsiswimming na kami ni Kaylee tomorrow. Tomorrow tayo mag-swimming kay ha. So ngayon, papunta tayo sa Puerto Princesa Baywalk. Si Dear wala pa siya napuntahan dito. Kahit second time na niya. Ay, alam niyo ba guys, gusto ko talaga sana puntahan dito yung Subterranean River Eco Park ba yun, Dear? Or also known as the Underground River. Kasi nga, ano yun, di ba? UNESCO World Heritage Site. At isa siya sa mga 7 wonders of nature na hindi natin mapupuntahan, nakakalungkot guys. Kasi ayoko ng mga ganun activities ngayon, hindi ako pwede sa mga ganun ngayon. Next time, pagbalik natin dito, for sure ay pupuntahan natin yung ano, Underground River. Ngayon, ang pupuntahan lang natin ay Crocodile Farm, yung mga sightseeing lang talaga, yung hindi sasakay ng bangka, ganun. Meron nga sanang isa pa, yung Honda Bay. Akala ko guys, ang Honda Bay, pag nagpunta ka doon, yun na yung White Sand Beach. Ano pala, pupunta ka pa pala muna dun sa pier, tapos yung sa Honda Bay, maraming mga islands doon na yun, kailangan talaga island hopping, which is hindi ko rin pwedeng gawin sa ngayon. Kaya next time, pagbalik natin, isa rin yan sa mga nasa list natin. So ngayon, puro food trip lang tayo, no? Kinox, ang daming mga nagsuggest guys, salamat sa mga comment nyo. At tatry namin kainan yun lahat. Hindi ko lang alam kasi parang marami pa naman kaming time para kumain ng kumain. Ang Palawan ay part ng Mimaropa region para sa mga hindi nakakaalam. Ibig sabihin ng Mimaropa ito, Mindoro, Marinduque, Romblon, and of course Palawan na part ng Region 4B sa Luzon. Pero noong 2005 daw, ito ay nakita ko lang naman sa Google mga guys, nalipat daw siya sa Region 6. Pero may nabasa rin ako na pinagtatalunan daw yun na bakit daw siya ililipat doon sa Western Visayas. Nagsasearch pa rin ako kung nasaan na ba talaga si Palawan. Nasa Region 4B pa rin ba sa Mimaropa or nalipat na ba siya sa Region 6? At alam nyo ba guys na ang Puerto Princesa City ay isa sa mga pinakamalaking city sa buong Pilipinas. Second largest ata siya. Tapos ang province ng Palawan ay isa rin sa pinakamalaking province sa buong Pilipinas in terms of land. Ano yun? Land area. Ganun siya kalaki, guys. Ang ganda dito, guys. Ang daming mga kainan. Hindi nga namin alam kung saan kami kakain. Parang wala rin silang jeep dito. Ito yata yung ano version nila ng jeep. Yun o, yung green na yun. Nakita na namin yung SM. Ayan o. Sabi, ito daw ang pinakamalaking establishment dito sa city. Pupunta tayo dyan mamaya. May mini sa Kaylee o. Ay pa ba tayo sa Baywalk? 3 minutes na lang from here. Kita tayo sa downtown. Kasi alam nyo pag downtown, traffic talaga or city center, ganyan. Marami dito mga establishments, tindahan, mga palengke, lahat ng kailangan nyo. Dito nyo mabibili mga grocery stores. Ayan, pa-comment na lang guys sa mga taga-Palawan kung nasaan ba talaga kami. Ah, meron ditong Unitop. Naalala ko yung sa Cagayan eh. Nasa downtown din yung Unitop. So, nasa downtown tayo. Ayun na! Yay! Nandito na tayo. Sana, bukas kaya? Ito na yung Baywalk, guys. Siyempre maganda. Mainit nga lang. Tanghaling tapat. We're here! Kung gusto nyo ng picture na may I love Puerto Princesa, nandito yon sa Baywalk. Yan. Para siyang ano, yung sa Moa Baywalk. No, okay? Yan o, manghaba rin niya. Tapos may mga kainan, kaso close pa. Baka sa gabi pa yung open nila. Sobrang lakas ng hangin. Tingnan niyo mga buhok namin. Kaylee, hair check. Kung pupunta kayo dito sa Palawan, pinaka-best na gawin talaga dito ay mag-island hopping. Kasi guys, alam niyo ba, dito pa lang sa Palawan ha, mayroon ng more than 1,700 islands. Ganun karami yung islands na pwede niyong puntahan dito. Bago pala tayo pumunta sa Crocodile Farm, ay pupunta muna tayo doon sa place kung saan puro Vietnamese restaurant daw. Nakita na ni Dear yun. Ito pala yung part na medyo naapektuhan. Oo, yung mga puno tsaka electricity nila. Yung sa city, hindi mo masyadong makikita eh, no? Dito, grabe. Pupuntahan natin yung Vietnamese
Vietville used to be home of 2,000 Vietnamese refugees. Yung kahalagahan ng Chowlong dito sa ano sa Puerto Princesa or dito sa Palawan. Kasi naiwan nila yun dito sa atin. Right na tayo, ayun na, magra-ride na tayo. Ito na yung pinaka-Vietville. So, ito ang makikita niya dito sa Vietville. Hindi ko lang sure, baka may iba pa silang restaurants, no? May maliit na chapel. Parang mga bahay-bahay na lang siya eh. Village was conceived by the Center for Assistance to Displaced Persons, the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang ganda dito, oh guys. Vietville Restaurant. Let's go. Kain muna tayo dito ng light lunch. Mag-ano ka, bread? May Shanghai ata sila dito, Kay. Ay, ito gusto ko, chowlong. Alam nyo ba, guys, na ang chowlong ay ito talaga. Parang lugaw natin. So, yung kinakain pala natin chowlong na ano yun? Version nila ng pho noodles nila yun. Ito yun. Ayan yung chowlong na kinakain natin. Kaya ang tinry namin ngayon is yung chowlong Vietnamese porridge. This is banh mi roasted pork. Chicken po and the authentic chowlong. Ang sarap! KD chicken with lemongrass. Super sarap. Ay, matamis yung lugaw nila. Ang sarap. Sarap din daw ng chicken ni KD. Ito naman yung original chowlong. Para siyang lugaw natin. Matamis nga, no? Matamis. Ito na yung nagpapatamis. Next na natin ay Crocodile Farm. Or iba siya, hindi crocodile. Yung Crocodile Farm na term ay nakasanayan lang yun ng mga locals dito. Pero ang talagang pangalan niya ay tunay na pangalan nga ng Crocodile Farm ay Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center or PWRCC. Tinawag na lang siyang Crocodile Farm kasi nga ang main attraction naman dito ay yung mga crocodiles. Tapos alam niyo ba kung kailan siya binuksan? Noong 1987 pa at hanggang ngayon ay open pa rin siya. Bago pala siya naging Palawan Wildlife Rescue, dati pala siyang Crocodile Farming Institute. Kaya rin pala siya nakasanayan na Crocodile Farm na lang. Kaya lang parang nagkaroon yata ng landslide here. Or may naglilinis lang. Kasi dito guys, bumagsak na poste. Nasira yung bridge. Bridge, yeah. Oh, nasira yung bridge. Ah, talaga? Bumagsak ka ng bagyo. They were here, pero parang sarado ata. Nadami mag-check ba sila kuya? Tingnan muna natin. Nakalagay kasi sa Google, open siya 8 to 5pm. Tanong muna ni Dear kasi nagtataka kami bakit wala masyadong tao. Siguro nga kasi hindi pa naman talaga open ang Puerto Princesa for tourists, di ba? So, ayun. Nandun ang ticket booth nila. Ask muna ni Dear. Tsaka magbabayad na rin if ever.